Malamig pa yung makina. Hello, good day mga dudes. Dito na naman tayo sa ating episode ng vlogging. So, medyo ano, tingin ko wala masyado manonood dito, pero parang ano na lang to eh. Public service natin sa ating mga ano, mga manonood, subscriber na nag-aabang sa mga biyahe ko dito sa ano, sa Maxima. Kasi sa recent events natin, nagkaroon na tayo ng pagbabawal sa lalo na sa ano, sa may Metro Manila regarding dito sa ating mga e-trike, e-bike, at nadamay na tayong mga ano, e-trike. Pero talaga namang sa batas ang mga trike or tricycle, although ako kasi hindi ko tinuturing na tricycle yung ano eh, yung ating Bajaj Maxima, Bajaj RE o yung mga Piaggio Ape, sila is ano, three wheeler, hindi sila matatawag na tricycle kasi si tricycle is ano siya, single with ano, with sidecar ang nakalagay niyang description sa rehistro, while ang atin namang mga unit na ano, na Bajaj RE, Bajaj Maxima is ano siya, three wheeler. Kaya yun, sa mga iba rin gumagamit na itong ano, itong mga three wheeler na to, lagi yung ano, sabihin, ipagmalaki na hindi tayo tricycle. Pero ano, parang ganoon na kasi ang tingin nila sa atin eh, di ba? Kasi nga tatlo gulong, tricycle. Pero hindi. By definition, tayo is three wheeler ang tawag. Ang tricycle na definition ng ano, ng LTO sa mga ano, sa mga tricycle is yung single with sidecar. Tapos di ba, pag single lang ano, motorcycle without sidecar. So ganoon. So anyway, naglabas na kasi si ano, si MMDA, or ewan ko kung kasama si LTO sa naglabas ng ano, ng parang memo regarding sa mga national roads na hindi natin pwedeng madaanan dito sa ano, Metro Manila. Ang sabi sa balita, maglagay ako sa screen ng ano, ng screenshot, titiyo ko na lang sa screen kung saan natin nakuha yung information, listahan ng mga national roads, highways na bawal ang ating ano. Kasi ako, alam nyo naman sa, kung napanood nyo yung mga dati kong videos, lagi akong ano, kasi ang home base ko dito ako sa may Laguna, sa may Binyan to be exact. Tapos lagi akong pumupunta ng Bulacan sa may bandang Bukawi. May instances talaga na ako eh nag-three wheeler papunta ng Bulacan, vice versa, balikan. Doon sa una kong video, yung nagpunta ako ng Bukawi nga nung ano, pakita ko sa screen yung unang video. Ang dinaanan ko noon is yung sa may Abinida. Pumasok ako ng Baclaran. So, ngayon kasi since yung ano, yung buong Abinida, yan from Baclaran up to Monumento, Abinida yan eh. Yung street na yan na dinadaanan ng ano, kung nasaan yung LRT1, yan yung Abinida. Pagpasok mo ng Manila, pagdating mo ng top, meron na doon nakalagay na ano, signboard na bawal na ang e-bike, e-trike, pedicab, tricycle along Top Avenue. So, bawal na doon. Eh, yung una kong video, doon ako dumaan. Actually, galing nga ako ng, ano, ng Baclaran. Ito, bagos pa ako ng EDSA. Bawal din tayo sa EDSA, pero pagka passing through, pwede naman tayo sa, ano, sa EDSA. Pero, ano, more on that later na. Yung ipapakita ko sa inyo, yung dinaanan ko ngayon na pwedeng-pwede tayo, labas tayo doon sa listahan na nilabas ng MMDA, na kung saan tayo pwede dumaan. Kasi meron ako nakikita rito na nawawala na ng loob bumili ng three wheeler dahil nga pinagbawal tayo sa ano, sa national roads, which is noon pa naman matagal nang bawal, kaya lang ngayon kasi naghigpit na. Tsaka meron kasing mga ano yan eh, katulad sa ano, ang MacArthur bawal talaga ang mga tricycle diyan. Eh ang MacArthur mahaba, di ba? Pero ang limitation lang ng bawal niya is hanggang Valenzuela. Kasi mayroong mga local ano, mga LGU na pinapayagan yung mga tricycle sa ano, sa MacArthur, kasi nga yung mga tao sa probinsya hindi naman din ganun karami yung mode of transportation nila. With extra precaution, meron din naman mga lugar diyan sa ano eh, sa MacArthur na province na bawal lang ano, bawal lang talaga ng tricycle, katulad diyan sa may pagpasok ng Balagtas. Meron kang makikita sa MacArthur diyan na ano, bawal dumiretso yung ano, yung tricycle. So, papasok ka sa looban, labas ka na lang uli paglabas mo, paglagpas mo doon. Depende sa LGU kung ano ang kanilang batas na pinapairal doon sa lugar nila. Balik tayo muna dito sa ating ano. At the same time, habang nagpapakita ko rito sa ano natin sa map, yung ruta na dinaanan ko eh, mag-include ako ng mga cuts doon sa scenes na nung nagbabiyahe ako. Although yung karamihan ng biyahe ko kasi madilim,
Hindi porket madilim is lagi ako madaling araw nagbabiyahe, baka sabihin nyo naman, eh si Sir Rims naman eh, madaling araw bumabiyahe yan kaya di nauhuli. Hindi, talagang ano, kasi may biyahe rin ako, magpapakita ako ng mga video dito na ano, may araw na. Yung talagang ano, may enforcer na sa kalsada na talagang huhulihin ka. Ako naman kasi okay ako magbiyahe kasi nga, yung dinadaanan ko, may paglalabang ko naman na sir, hindi pa po yan kasama dun sa ano, sa pinagbabawalan tayo. Tsaka yun nga pala, kung hindi ko nasabi kanina, ang total implementation na bawal na mga tricycle, e-bike, e-trike, and the likes sa ano, sa mga national road is ano na, April 15. So kailan ano na lang yun. From the date na ginagawa ko tong video na to is ano, March 24. Ano ngayon? Palm Sunday. Kaka-uwi. Actually, kaka-uwi ko lang. Di pa ako nagbibinis. Kaka-uwi ko pa lang galing ng Bulacan. Galing ako ng, ano, ng Bukawi. Start lang muna tayo kung saan, ano, kung from, ano, from south to north. Babawag kasi natin yung Manila. Hindi ko na, ano, i-include yung galing ako ng, ano, ng Laguna. So, check nyo lang itong mapa. Ito, titingin ako sa mapa. Mag-start na tayo dito sa may Alabang. So, ito yung Alabang Viaduct. So, sabi natin dito tayo mga galing sa Manila South Road na to. Ayan, na pangalan dito sa map is Manila, Manila South Road. So, kung galing tayo dito sa south, pa north tayo, doon tayo sa ilalim baba, ano, papasok, syempre. Tapos, ano, keep right lang tayo dito kasi baka malagpasan natin yung kakananan. Dito yan, sa may banda rito, yung kakananan mo, meron ang pasukan dyan. Para makapasok ka ng e-service road. Kasi may mga ano dyan, may mga barrier dyan. Baka mapunta ka dito sa may ano, sa may leftmost part, mag-u-turn ka o iikot ka kasi hindi ka makakadaan dahil may barrier nga. So okay, nandito tayo sa service road. O ano na yan, scroll yan, dire-diretso yan, papasok ka pa rin dito, sukat, diretso pa rin yan, bilisan na natin ha, kasi ano lang naman to, diretso lang yan. Tapos pagdating natin dito sa may Doña Soledad, which is yung Bikutan, putol na rito yung service road niyan. Kapasok ka muna rito, dito. Kanan ka diyan. Tapos merong rotonda rito. Second exit. So 1 2, ito na 'yon. Pasok dito. Tapos balik ulit tayo ng East Service Road. Tapos dire-diretso na uli 'yan hanggang makarating ka ng 'yan, dire-diretso lang 'yan. Oh, nga pala ito, C5. Bawal tayo diyan. Okay, papasok ka diyan. Bawal tayo C5. Dire-diretso lang East Service Road hanggang makarating tayo sa ito na. Itong Lawton Avenue na 'to. Yung sa may ano 'to, yung pagkakumanan ka dito, yung may rotonda rin dito, ipapunta ng Terminal 3. So, kanan ka lang, pinaka-right, tapos ito, yung clover leaf nito, exit tayo dito. Tapos, pag ano, medyo alalay lang sa pag-exit, dire-diretso lang ang ano niyan, ang kanan niyan, alalay lang sa pagkanan. Tapos, pagkapasok mo dito, ano ka, kakaliwa tayo rito sa Chino Roses. So, alalay ka rin ang kaliwa, mag-signal ka na. Kasi yan, dire-diretso lang yan hanggang makarating tayo ng Arnais. Ayan, yung Chino Roses. Ayan. Ayan. Tatagusan mo rin nga pala dito yung EDSA. Tapos doon ka sa ilalim. Merong ano yan. Merong tunnel. Ayan, saan? Dito ka. Diretso ka lang. Diretso ka lang hanggang makarating tayo ng Arnais. Saan ba tayo? Ito na. Sa ano, sa Arnais, medyo ano ka na. Pagkapalapit ka na, tingnan nyo itong araw ko. Pagpalapit ka na ng Arnais, medyo left ka na. Tapos, pagka naka-left turn ka dyan, medyo kanan ka. Kasi pagka nasa pinaka-left kang side, babalik ka uli rito sa Station Street na to. Ito. Ito naman yung dadaalan mo pagpabalik. Pero mamayan mo na yan. Tagos ka rito ngayon ng ano, ng SLEX, ng ano, Osmeña Highway, hanggang makarating ka rito. Dito, sa, yan, ito, itong part na to. Ang kakanan ka naman ngayon dito sa may Edison. Itong Edison na to. Yan. Hanggang makarating ka ng Bautista. Saan na si Bautista? Ito. Alam mo Bautista yan? Pagka makikita mo yung Jollibee dito. Yan. Pero pagka kunyari nagbiyahe ka ng madaling araw, itong ano, itong Bautista, yung gate dito sa may part na to, sarado yan. Pagka sarado yan, kanan ka lang dito sa Finlandia, mga dalawang street. 1, 2. So dito sa may ano, Fillmore. Pwede kang kumaliwa dyan. Dyan, meron ng ano yan. Meron na, open na yung gate dyan. Kasi diba sa Makati, pagkagabi, madaling araw, may mga gate yung part ng Makati, sinasara nila yan. So, pagka sarado tong si Bautista, ano ka lang, kanan ka lang dito, tapos bagtasin mo yan. Alam ko, dalawang street eh, kaya malamang yan, dito sa Fillmore yan. Pagdating mo dito, syempre, ayan, pero dito yan ha. Diretsoin mo lang to, yung Bautista na yan. Hanggang makarating ka ng Estrada. Ayan, ito yung Bautista, ayan. Yan.
Oh, ito yung Pio Campo eh. Pero diretso pa rin tayo hanggang marating tayo ng Estrada. Si Pio Campo kasi one way yan. Tapos si Estrada naman one way din. Pabalik naman. So, pagka nakakaliwa ka na dito kay sa Estrada Street, kanan ka naman ng Singgalong. Ayan. Patating mo sa part na to, ito, yung merong ano na to, one way na tong Singgalong. So, ang gagawin mo, kanan ka lang dito, tapos, ang binabagtas mo na yan is yung Angelino Street. Tapos, dire-direcho yan. Tagusin mo yung Angelino hanggang makarating ka dito. Ayan. Ayan, nakatawin tayo ng Crino. Bawal din tayo sa Crino. O sige, diretso lang tayo dyan hanggang makarating tayo dito sa... Ay, sumubre na yata ako. Ito. Sa may ano lang, Pedro Hill. Kaliwa ka dyan, tapos kanan ka agad dito sa General Luna. Yan. Tapos dito sa part na to, ito yung General Luna. Merong Shell dyan. Kakanan kayo sa Shell. Ito. Itong ano ng Paco Park. Yan. Kanan, tapos biglang... Teka, mali na yata ako. Ito, sumobra pala. Dito, sa may apasible. Kanan, tapos biglang kaliwa yan. Dadaanan nyo yung Paco Park. Ayan, ito na yung Romualdez. One way din yan, papunta rito hanggang makarating ka ng Ayala Bridge. Ito, Ayala Boulevard. Kanan ka dyan, tatawi tayo ng Ayala Bridge. Tapos, medyo gawi-gawi ka sa kaliwa kasi kakaliwa tayo dito sa may Carlos Palanca. Papunta ng Quiapo. Tapos, dire-diretso mo lang yan hanggang makarating na tayo dito sa Quezon Boulevard. Sa Quezon Boulevard, pwede naman tayo dyan. Pero maraming ano dito, sa part na to, maraming nakatuktok dito kaya hindi ka masyadong mahihiyang mag-drive dyan eh. O sige, pasok na tayo ng Quezon Boulevard. Makikita natin yung Quiapo Church dito. Dire-diretso lang. Hanggang makarating tayo dito sa... Saan na ba yung lilikuan natin dito? Meron tayo lilikuan dito eh. Ito, yung Alvarez Street na to. Ayan. Left turn tayo dyan. Merong ano rito eh. Merong tawag dito. Merong stoplight. So, pwesto ka na sa left. Tapos, pagka ano, kaliwa ka na dyan. Tapos, hanggang makarating kayo ng... Diyan, Rapeta. Kasi one way to eh. One way itong papunta road, one way din itong pabalik. Ito yung dinadaanan ng ano, yung kasakripto na mga jeep tsaka na botas. Itong ruta na to. So, sige. Ano na tayo dyan? Pasok tayo dyan sa Rapeta. Pagdating ng Tayuman, kaliwa na tayo dyan. Pwede ka mag left turn dito sa Tayuman. O, tapos dire-diretso hanggang makarating tayo ng Juan Luna. Yan, huwag na tayong ano, mag-Abad Santos kasi ang tagus din yan, papunta rin ng ano, ng Abinida. So diretso lang tayo hanggang makarating tayo dito sa labi Juan Luna. Ito na yung Juan Luna, ito yung Pure Gold eh. Ayan, tapos kanan tayo dito. Dire-diretso na natin yan hanggang makarating tayo ng Caloocan. Ayan, diretso. Ito yung Juan Luna. Pagdating natin ng ano, Caloocan, magiging A Mabini yan. Kasi ano na, ito na yung boundary niyan eh. Sa mistero na to. Yung sunog gapog na yan. Tapos dire-diretso na lang yan. Madadaanan natin yung C3. Bawal tayo sa C3. C3, C4, C5, C6. Bawal tayo sa mga circumferential road. Wala tayong magagawa. Pero si ano si Tayuman, ano 'yan? Circumferential road 'yan, C2 'yan eh. Kaso ano siya, hindi siya kasama dun sa ay ano, kasama siya sa listahan pero pwede pa rin siyang dumaan, hindi siya ganoon kaano. Ah, so dire-diretso lang may Mabini, malalagpasan na rin natin yung Sangandaan. So ito yung Sangandaan, ito yung Sangandaan, ano, SM Center Sangandaan. Tapos dire-diretso lang 'yan. Ito pagdating mo rito, H. Del Pilar na yung pangalan ng street kasi ano na to, Malabon na. So, dire-diretso lang. Ito yun. Dire-diretso lang siya. Tapos, huwag kang nang dumiretso ng Arkong Bato. Meron dito malilikuan eh. Ito na, yung papunta ng Panghulo. Ito, Panghulo Road. Pwede kang dumaan dito sa ano sa may Arko. Kaso natatrapikan ako dyan. Matrapik. Dati dyan ako dumaan eh sa may Arkong Bato. Yung sa dadaan ka pa ng Valenzuela. Hindi, ngayon, dito na ako dumadaan sa Panghulo na. Ayan, tapos ito na yung panghulo. Ayan, medyo i-zoom out ko. Ayan, dito ako dati dumaan eh. Diniretso ko lang yan. Tapos, ito na ngayon akong dinaanan ko. Ayan. So, tapos meron ano, dire-diretso lang yan. Ito, yan, yung street na to. Pagdating dito, ano na to, Ubando na to. Ubando. Ayan. Malalaman mo na mawala ka sa Valenzuela eh pagka yung mga signage ng street ano na hindi na kulay pulang ano kulay. So pag dito ito na yung bando. Ayan, diretso lang yan. Diretso.
Tapos meron dito ang part na ano ka eh, naliligo ka sa banda, ito to. Itong part na to. Paglagpas mo ng simbahan, ayan. Kakanan ka diyan kasi one way to eh. Paikot 'yan, one way. Tapos kaliwa, dire-diretso niya. Tapos 'yan, dire-diretso niya hanggang makarating ka ng Bulacan-Bulacan. Ayan. Ano lang din, paalala lang din, ako kasi pagka dumadaan ako dito, tinitingnan ko yung high tide and low tide. Pwede mo i-check siya sa internet or kung meron kayong kalendaryo na naka-indicate yung high tide and low tide sa atin, pwede nyo i-check kung tayo ay ano, kung pwede tayong dumaan dyan. Although, dumadaan din ako dito ng high tide, hindi naman masyado kasing maulan. Katulad ngayon, ano, kanina lang, madaling araw, ang high tide is ano, 12:05 ang high tide kanina. Tapos dumaan ako dyan ng alas 3, mababa naman ang tubig kasi hindi naman din masyado nag-uulan, pero precaution na lang din, lalo na kung panahon ng tagulan, check nyo yung ano, tides ng high tide and low tide kung dadaan tayo dito. Kasi talaga itong lugar na to ng Obando, nalulubog to, lubog yan. So okay, diretso pa rin tayo, balik tayo sa ano natin, sa video, diretso na lang yan. Ayan, medyo zoom out ko na kasi malayo, ano lang yan, diretso lang yan. Ayan, kasi ito yung ano, ito yung sikat na Tawiran Bridge diyan. May mga nakaparada dito, mga ano, ibang bangka, yung mga parang ano to eh, parang punduhan. Tapos dito sa may ano, sa may left side diyan, makikita mo na nga yung ano diyan eh, yung ginagawa na bagong airport. Ayan, dire-diretso lang 'yan. Ayan, naging bago Bayad Street na siya, oh. Ayan. Ito pa rin 'yan, yung dinadaanan natin. Okay, ayan. Ito pa rin yun. Tingnan, ano, sundan nyo lang araw ko. Ayan. Tapos dito, ito na yung pinaka parang ano, bayan ng Bulacan-Bulacan. So, pagdating dito, may dadaan ka dyan parang plaza dyan. Ayan. Kaliwa ka lang dito. Ayan. Tapos, ito, meron kang makikita dito ng ano eh. Ito, pakita natin yung ano siya, yung screen. Yung street view para makita nyo yung ano. Yan, ito. Pag nakita nyo to, kanan na kayo dyan. Balik tayo sa ano. Ito yan, yung itsura nyan. Tapos yan, ito pa, ito, sundan nyo lang to. Yan. Matungaw Street. Ewan natin kung paano pronunciation yan. Tapos, saan na tayo? Okay, ito na. Kasi malapit na lang to eh. Ito na. Ito yung junction, tingnan natin. Ayan, ito tong ano, tong gas station na to. Ayan. Yan yung palatandaan. Kaya ko itong ano to, pinakita tong view na to kasi ako taga Bukawi lang ako. Kung taga Bukawi, yung pupuntahan ko dito ako sa kanan, sa ito, sa side na to. Pero kung ikaw ay magdediretso pa, papunta ka ng ano, sabi nating Malolos or panorte pa, pwede ka dito sa may side na to. Ayan, ito yung arko ng ano, ng Bulacan-Bulacan, yung pinanggalingan natin. Ayan. Oh, since ako dito ako dadaan. Tapos balik tayo sa ano. Ako kasi pabukawi ako. So dito ako, yan, Bantayan Street. Tapos ito na. Itong kulay gray na kalsada na to. Ito na yung ano, ito na yung MacArthur. So ayan, libre na tayo. Okay na. Nakarating na tayo, nakatagos na tayo ng Manila, ng Valenzuela, na bawal lang ano, ang tuktok, mga tricycle, nakatagos na tayo sa Manila. So sa pabalik naman, dito rin ang pasok natin. Balik ulit tayo ng Bulacan-Bulacan. So ito. Oh, dito na tayo sa may ano, sa may part na ito, dito sa part na uli na to. Kunyari, nanggaling ka ng Tarlac or basta norte pa, pwede ka nang pumasok dito sa Cruz. Merong ano rito eh. Ano, yung Pure Gold tsaka yung Villarica, kung natatandaan ko, tingnan natin. May Villarica rito, yun yung parang ano natin. Ay, Cebuana pala, hindi Villarica. Wrong. Cebuana. Ayan. Saan yung pasukan? Ay, tama. Ito pala, Villarica. So, magkaano pala? Magkaano? Magkatapat yung magkalaban. Saan yung pasukan? Ito. Nasa kabilang side ako eh. Pero ito yun. Ito yung Villarica. Ayan yung papasukan, no? Yan yung Cruz Street. Tapos may makita kami terminal ng tricycle dito. Kasi ito yan, yung mga ano, yung titinda ng prutas. Bumili kami ng ano dati dito eh, ng lansones dito eh.
Yan, yan ang papasukan mo. Kung galing ka pa ng norte. Kung galing ka pa ng norte. Pero sa lagay ko, sa akin, kung ano ka, kung Santa Maria, Marilao, or ano, Bukawi, doon ako sa kabila dumaan. O, so yan, ito yung Cruz Street. Kung galing ako ng norte, kung galing ako naman ng ano, kung galing ako ng ano lang, Marilao, Bukawi, Santa Maria, dito ako manggagaling kasi ito yung ano eh, ito yung tawag dito, ayun, bagbagin, no? Ito yung Santa Maria, ito yung Bukawi, ito yung Pandi. Ayan, ito yung Marilao. Kasi nga hindi ako makatagos ng Valenzuela eh. So babalik ako dito. Ito na yan, pumasok ako rito, Bantayan, tapos ito na uli. Ayan, ito yung junction yan. Sige, pabalik ka tayo. Pagpabalik naman, ito, daanan lang uli natin to pabalik. Itong, ano yan, yan, yung Matungaw Street na yan. Tapos ito uli, yung merong ano rito. E, paano na tayo, ha? Pabalik na. Meron ditong, ano, lilikuan tayo kaliwa. Pasok tayo ng plaza. Tapos, kanan, Bagong Bayan Street. Dire-diretso lang yung Bagong Bayan Street na yan. Yan. Tapos makarating na ng, ano, yung Barangay Bangbang. Yan. Dire-dire, ano lang yan, dire-diretso. Magkakaroon lang tayo ng konting adjustment pagdating ng Obando. O yan, ito na tayo sa Obando. So, sa Obando, pagdating dito, since itong kasing part na to, paikot yan. Parang ano lang yan eh, one-way ikot. Parang, kumbaga, pang SM, di ba? Paikot lang ang traffic ng SM eh. Pinaikot lang yung SM. Ganun din dito. Pagdating dito sa part na to, ito, ano ka rin yan, kanang ka rin yan, kasi no entry na rito dahil one way lang. Makikita pa may arrow dito. So, dito ka ngayon dadaan. Kanina, dito ka dumaan sa kabila. Ngayon naman pabalik, dito naman. Makikita mo rin yung simbahan ng ano, ng Obando, dito sa part na to. Tapos, pag natagos mo dyan, dire-diretso na lang ulit. Dire-diretso. Hanggang, zoom out ko na. Ayan. Ito na, panghulo na uli. Tapos, balik na uli tayo dito sa Image Del Pilar. Yung daanan, papunta ng Sangandaan. Ito na yan, Image Del Pilar na. Okay. Okay, ito. Sundan nyo lang yung arrow. Ayan, ito. Hanggang makarating tayo ng Sangandaan uli. O, diretso uli. Diretso uli. Ay, mabini na. Ano, tatagos tayo ng C3. Ay, mabini. Ayan. O, tapos, pagtawid ng tulay rito, Manila na. Ito na yung boundary ng Manila tsaka Caloocan. Juan Luna na ngayon yan. Juan Luna na. Juan Luna. Ayan. Ito, nadaanan na yung Solis tsaka yung ano. Dito yung alma mater ko eh. Torresian ako. Dito yung Torres. Yan yung mga, sinasabi ko rin yung mga landmark para pag medyo pamamapamiliaris kayo. Tapos, pagdating natin dito sa may Pretil, malayo-layo pa. Ito na. Nakikita mo, may pure gold dito. Oh, medyo gilid ka na sa kaliwa kasi magle-left turn tayo dito. Oh, pag left turn mo dyan, nandito yung ano eh, Pretil Market na nasunog. Sunog eh, okay, okay lang gagawin yan. Ayan, makita mo yan, oh. Makita mo dito, C2. Kasi circumferential road to. Pero, this, ano, sa Tayuman, okay pa naman tayo. Pero kung hindi ta, kung ano, kung pagbawalan na tayo sa, ano, pagbawalan na tayo sa C2, pwede naman tayo mag, ano, yung Rabago. Rabago. Ito to, Rabago. Pagdating dito, ano eh, ano, yusei ko siya pagdating dito. Tagos-tagos tayo dito ng, ano, ng Abad Santos. Pero para madali kasi, dito na lang din ako sa Tayuman. Kasi sino pa naman din nakakaalam siguro ng Tayuman kung magtaga Manila ka, diba? Kaya dito na yung dinaanan ko. Okay, tawid ng Abad Santos. Ayan. Tapos tawid ng LRT, Abinida. Okay. Tapos pagdating dito sa ano, bago mag ano, ito yung ano eh, SM San Lazaro eh. Wag ka nang dumiretso ng ano, ng Lacson. Dito ka na sa kumaliwa sa Felix Huertas. Ayan, kaliwa. One way lang yan, dire-diretso. Hanggang makarating ka dito sa market. Okay, nasa na ba tayo? Ito na yung market. Ito, central market to. Oh. Ayan. Kaliwa ka dyan. Tapos, pasok ka dito sa Quezon Boulevard. Ayan. Quezon Boulevard. Baba ka sa underpass. Ito. Sa recto. Ayan, bawal din tayo sa recto. Nakalagay sa listahan. As dire-diretso lang yan. Makita mo yung isitan dito. Tapos yung simbahan ng Quiapo. Pagdating mo ng simbahan ng Quiapo, medyo kanan-kanan ka na kasi doon tayo ano sa ilalim tayo papasok yung papunta ng Quinta Market. Ayan.
Pagdating mo rito, kita mo na yung Quinta Market dito, kakaliwa tayo dito. Doon ulit sa pinanggalingan natin, sa Palangka. Ayan. Tapos, pagdating natin dito, kanan ulit tayo ng Ayala Bridge. Ayan. Ano bang pangalan ng... Ito, Kasal. Tama, Kasal. Kasi nag-aral ako dito sa TIP. Kasal nga yan, Kasal. So, kanan dyan. Pagdating dito, ang dadaanan natin is yan o, San Marcelino. Pero, huwag kang dediretso rito. Kasi what no left turn dito eh, sa part na to. Tingnan nyo yung ano ko, yung arrow ko. No left turn dito. Tsaka lagi may nakabantay na ano rito ah, na police dito sa part na to. Nanguhuli ng mga ano yan, ng mga truck na biglang kumakanan ng naka-red. Nandito sila sa may ano, tapat ng 7-Eleven lagi. Kung kailan nakaligo ka na. Kasi ano rito eh, no turning right on red signal. Kung kailan nakaligo ko na, tsaka kabila ng paparahin yan, nakaabang lagi dito yan. Tsaka no left turn din dito kung magagaling ka rito sa Ayala Boulevard. So ang gagawin mo, para makapasok ka ng San Marcelino, ng San Mar, kaliwa ka rito. Dadaan ka pa ng ano, ng SM Manila. Yan. Kaliwa, tapos dito. Yan. Kaliwa, kanan pala rito, tapos kaliwa dito. Ito na San Marcelino. Yan, tapos dire-diretso ka na. Tawid mo na ngayon yan. Dito, marami ka rin makikitang nakaano rito, nakatoktok. Kasi ang naging ano na rito eh. Nung dati nagtatrabaho ko rito, wala pang toktok. Puro sidecar pa na dipadjak. Ngayon, nakatoktok na mga tao dito. Nakatoktok na rin. So, okay, balik tayo rito. San Marcelino. Ayan, dire-diretso. Ayan, lagpasan yung UN. Tapos, ito yung Paco Park. Ayan, ito. Medyo ano lang kasi yung kalsada dahil nga nakaharap yung Paco Park. Pero ito yan, ito. Tapos ito, ayan, ito na yung San Mar. Nawala tuloy ako. Ayan, San Mar. Ayan, may ano dito eh, mega station. Isa yun sa ano natin, sa palatandaan, landmark. Dito sa ano na to, kantong to. Ayan. Tapos, dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Tapos, ito na yung Quirino Avenue, which is bawal din tayo. So, ang gagawin natin, passing through lang tayo. Diretsoin natin to, tawid tayo. Tapos, pagdating dito, sa ano, sa pinaka dulo na to, kanan, tapos nasa na yung Leon Ginto. Ito yung Leon Ginto. Pagka ano mo rito, kaliwa ka ngayon ng Leon Ginto. Tapos dire-diretso lang yan, hanggang makarating ka sa ano. Two-way itong Leon Ginto, ah, kaya medyo ano ka rito, medyo right side ka. Pero pag nakatagos ka na ng estrada, one-way na uli siya. Yan. Tapos pagdating mo rin sa ano, sa dead end na to, kaliwa ka kasi one way na to ng ano, Ocampo. Ayun, tama 'yun, no. Yung Ocampo. Tapos meron kang kakaliwan dito, yung merong ano, yung traffic light, kakaliwa ka, ito na 'yun. Okay. Minsan dito, nakasarado to, itong daanan na to. Pwede kang dumaan dito. Tapos kanan ka sa Bautista. Or pag naman bukas, pwede ka nang dumiretso rito. Tapos dito ka sa Bautista na street. Ayan. Dire-diretso mo lang yung Bautista na yan. Tapos ito na yung Jollibee. Ito yung Buendia. Tagos. Tapos medyo alalay ka sa kaliwa kasi kakaliwa ka dito sa Finlandia. Kung dumaan ka rito ng madaling araw, katulad nga na sinasabi ko na minsan nakasarado yung gate, kaliwa ka lang dito, tapos pasok ka dito. Do sa ano, ito. Itong street na to. Sa alam ko pangalawang street 'yun eh, yung bukas yung gate, open pagka madaling araw. Kung sarado yung Bautista. Pero kung hindi, diretso ka na rito. Tapos kaliwa ka ng itong sa Finlandia. Kasi ang tutumbukin natin diyan, ito. Itong ang landmark natin dito, may hypermarket dito. Tapos dun tayo sa ano, dito sa ilalim, tutumbukin natin itong De La Rosa. Ayun. De La Rosa, hanggang makarating ka ng Chino Roses. Tapos sa Chino Roses, kanan. Huwag kayo maglalakas. Ano, alam ko, Makati na to. Pero hindi pa naman to CBD. Yung ano, yung business district ng Makati. So, itong ano to eh. Itong kanan na to. Ito yung ano eh, yung parang area ng Washington. Ano to, puro residential to. Tapos pagdating mo naman ng Chino Roses dito, puro mga ano to, yung mga inuman na, yung mga bar. Yan, tapos dire-diretso lang yung Chino Roses. Okay, hanggang makarating tayo ng Arnais. Sa Arnais kasi, itong part na to ng Chino Roses, one way yan. So, kakaliwa ka ngayon dito. Pagka kumaliwa ka, medyo, hindi kaliwa. Pag kumanan ka rito, ito, pakanan ka rito, medyo humano ka sa kaliwa. Kasi may ano yan, may island.
kailangan makapasok ka sa kaliwa. Merong pasukan dito sa bandang gitna, pero pinakamaganda, ano, dito pa lang, pumesto ka na rito sa may, ano, sa may pinaka leftmost part. Kasi may barrier dyan. Baka mamaya hindi ka makatagos, babalik ka rito sa Aknais, ikot ka. Kaya yan, yun lang ang ano ko, paalala ko. Sa part na yan, medyo ano ka sa kaliwa. Tapos yan, pasok ka ngayon dito sa Station Street na to. Ayan. Tapos, ayan, pagdating dito, kaliwa, tapos balik na ulitan ng Chino Roses. Ito na, kanan na rito. Tapos baba, hanggang makarating tayo ng Magallanes. Sa ilalim ng Magallanes ito, pagkapauwi, pabalik ng south, huwag kang dediretso, bawal. Bawal dumiretso dyan. No? Tsaka may makikita ka dyan, no entry. Tingnan natin, ha. May nakalagay dyan, no entry. Ayan, no? No entry. Pero yung pa, ano, yung papuntang north, okay. Papuntang south, no entry. Bawal. So, ang gagawin mo dyan, ito yung Chino Roses, kanan ka dyan. Tapos, paano yan, paikot yan. Ayan. Maraming nakapark dito ng mga, ano, taxi-taxi. Ayan, dito sa ilalim na to. Tapos, mayroong plaza rito. Tapos, kanang kole, balikan uli ng Chino Roses. Pag ano lang yan, ha, pagpabalik ng south. Pero pag pa-north, pwede kang tumagos doon sa tunnel. Ayan. Dire-diretso lang yan hanggang makarating tayo dito sa Loton Avenue. Ito yung papunta ng BGC. Ito naman yung papunta. Sa kaliwa, papunta ng BGC. Pakaliwa, papunta naman ng ano, Terminal 3. So, yan. Kanan tayo dyan. Tapos, alalay sa kaliwa dahil kakaliwa tayo rito. Oh, parallel lang yan. Eh. Oh, yan. Diba? Oh. Dito ka papasok, ha? Yan. Oh, pwesto ka na rito sa part na to pag magle-left turn ka. Tapos hintayin mo lang mag ano yung left turn. Pasok ka na dyan. Ito, tapos, ayan. May makikita kang release ng train dito, pero hindi ka papasok dyan. Dito ka na sa service road. Ayan. Kasi yan, dire-diretso na ulit. Oh, zoom out natin. Service road. Ayan. Tagos lang. Dire-diretso. Actually, dire-diretso na lang yan eh. Eh, yung ano pala, hindi ko nabanggit kanina. Dito sa part na to, one way to. Dadaan ka ng Arca. Ito yung Arca eh. Papasok ng Arca. So, balik ka lang dito ulit. Service road. Hindi ko nasabi kanina. Ayan. Tapos yun na. Hanggang makarating na ng ano yan. Hanggang makarating na uli ng... Eh, ito pa pala. Dadaan ka ulit sa ano. Yung sa may papuntang Bikutan. Ayan. So, ito. Pasok ka dito. Pas dito. Pasok ka ulit. Tapos yun, dire-diretso na hanggang makarating ka ng... ano, Alabang Viaduct. Diretso lang din yung sukat na yan. Hanggang so, ito na. Ito na yung ano, Alabang Viaduct. Dito yung ano, yung nasunog na Star Mall. Ito na uli. So yun, nakabalik na uli tayo ng Nepa Highway, ng Manila South Road, ng dito. Ano ka na uli? Okay na. Dire-diretso na yan. Alam ko, Munting Lupa yan. Tapos, ito kasi is ano pa rin siya. Pasok as National Road pa rin itong ano na to eh. Itong Nepa Highway na to. Yung Manila South Road na to. Kasi ang Munting Lupa, ano pa rin yan eh. Under ng MMDA. Yung Munting Lupa. Pero ano lang. Okay pa rin na makadaan tayo rito. Hindi naman sila masyadong ano. Hindi naman masyadong higpit. Mas lalo na pag nakarating ka lang ng San Pedro. Konting gameboard na lang naman yan. San Pedro na eh. So, yun guys. Mga dudes. Okay na. Napakita ko na sa inyo yung ano, yung ating ruta na dinanganan. Parang ano lang, update lang naman din kasi dun sa una kong ginawa, hindi na talaga pwede. Yung sa nauna kong video, hindi na tayo pwede dumaan ng Abinida, ng Top Avenue, ng ano, basta yung along yung buong kahabaan ng Abinida, bawala tayo. Kasi dun sa una kong ano, sa una kong video, dun ako dumaan. So, this is ano, correction para dun sa ano natin, sa ruta natin na bago. Ang problema ko na lang din ngayon kasi baka may magtanong sa inyo, sir, paano naman kung galing ako sa ganito, ganyan ganito? Eh, sa ngayon, wala muna akong maisasagot pa. Pero ang isa sa mahirap na katanungan pag tinanong niyo ako, yung papunta ng east side, kung manggagaling ako dito. Kasi, yung C6 nga, bawal na. May nanguhuli. Dati doon ako dumadaan, ay C6 dito. Kaso may nanguhuli na, bawal na. Kaya, ang iniisip ko na lang way pag pupunta ako ng ano ng Rizal, wala, ikot talaga ako ng kabilang side. Pero sige, kung may makita akong way pagka ano, may time ako. Turo ko sa inyo, pero tingin ko talaga mapo-frustrate kayo sa ano
Mag-frustrate kayo sa mga dadaanan. Kasi ako nga eh, pag na-traffic ako dito sa dinadaanan kong ruta, sa Bukawi lang ako, inaabot ako ng 5 hours, 6 hours, ganun, sa tagal ng biyahe ko. Yung ang anak ko eh, nung pabalik ako, hindi na sumama kasi parang nadala, sakit daw sa puwet. Kasi nung nagbiyahe kami, ito lang yung pag-uwi ko, tatlo sila nasa likod, kaya medyo sila. Pero ang loaded yung Maxima, ang ganda ng dakbo, smooth talaga kasi may karga, loaded eh. Hindi ka masyado makakaramdam ng Saka ang style kasi namin naka baba yung upuan para nakahiga sila. Habang since tatlo sila ro sa likod, medyo hindi sila makapag stretching ng maayos. So yun nga pala mga dude, since yung ating video regarding route kung saan ako dumaan, observe natin yung traffic rules and regulations sa ating bansa. Wala, ganun po talaga. May nakita akong video sa ibang bansa na yung ating tuktok, yung three-wheeler is nakakadaan sa mga nila, sa mga expressway nila. Pero since ang batas kasi natin, bawal tayo, sunod na lang tayo. Nakaka-prostrate man kasi malayo ang ating iniikutan. Tsaka rin naman, pwede tayo magsabi na nagbabayad naman din tayo ng tax, taxpayer din naman tayo. Kaso wala tayong magagawa, that's the law. Kaya sunod na lang po tayo. Tsaka observe natin yung proper safety pagka tayo ay nagmamaneho. Huwag tayong magmabilis kasi lalo na yung dala natin tuktok, may tendency kasi na bigla na lang tumumba pag sharp ang turn. Alam ko itong video na to, baka wala masyado manood. Pero for the sake of those na mga naghahanap ng pwedeng daanan kung tatago sila ng Manila, ito na po yung video na yun. So yun lang mga dudes, baka dito ko na lang tapusin yung yung aking video regarding sa bagong ruta na dinaanan natin kung tatagos tayo ng Manila from south to north, vice versa. So, as of March 2024, yun po ang aking ruta na na-provide. Kasi yung una kong video, hindi na siya updated. So, na siya. Kumbaga yung daanan na yun, huwag na natin daanan. Huwag na natin daanan kasi definitely, lalo na pag dumating na yung April 15, mahuhuli na tayo. Tsaka, kaya sunod lang tayo sa batas kasi mainit tayo ngayon dahil isa sa mga reason kung bakit tayo mainit kasi napagkakamalan tayong e-bike, e-trike na sa balita ngayon is napakapasaway. Lalo na dito sa amin, sa Binyan. Dito yung nag-viral na bata na minor na nasa Nepa Highway yata yun eh. Yung parang video, di ko pa kasi napapanood ng maayos eh. Kasi tumatagos ng highway, tas nakagitna pa. Tsaka yung nga lang hindi ko lang nakuha sa video nung dumadaan ako ng San Marcelino. Dire-diretso yung e-bike. Dire-diretso. Muntik na bangga nung taxi na nasa unahan ko eh. Kasi naka-green na kami. Hinabol niya talaga. Hinabol niya. Wala siyang pakialam. Tapos sabi ko nga eh, kaya tayo napapagalitan eh. So, ako kasi, may e-bike din kami. Ko na lang din sa mga naka-e-bike, lalo na ngayon, yung sa dinaanan ko nga eh, sa Paho, sa Manila, yan, yung Juan Luna, puro naka-e-bike na, kaya tiba-tiba yung nagbenta ng e-bike dyan. tsaka pinampapasahero na talaga. Pero, hindi naman sa inaano ko kayo, yung mga kapatid natin na namamasada, kasi marangal din naman pong trabaho yan, kaso ang problema po, wala pa po kasi tayong batas pa. Tsaka, ang alam ko, talagang bawal daw ipangpasada yung e-bike. Tingnan natin. Kasi meron din namang mga advocates ng e-bike. Kasi nga, wala din naman magandang mode of transportation natin dito sa Pilipinas pa. Tsaka anti-poor kasi kung tatanggalin natin yung e-bike. Kaso, yun naman po para hindi naman maging mainit ang ulo sa atin ng gobyerno na mga nagpapatupad ng batas, huwag naman po sana tayong ang lulupit mag-drive ng mga naka-e-bike. As in talaga, nag-zoom lalo na pagdating mo dyan sa may Paho. Meron dyan eh, kasi dati dyan sa may Paho, kasi kung di nyo natatanong, nakatira ako sa may Malabia City dati. Dyan ako nag-aral, dyan ako nakatira noon, nung bata pa ako, high school, college, elementary. Nandiyan lang ako sa Manila in Caloocan. Dati, ang nag-aabang sa mga jeep dyan sa may Paho, yung mga pedicab, yung mga malaki gulong. Ngayon, e-bike na. Sinusoro nila yung mga jeep dyan sa Paho.
yung ibang pasahero nabubuisit na eh kasi nakaharangan na nila yung ano yung bababaan nila sa jeep eh. Yung ibang pasahero nagagalit na kasi nag-aagawan talaga sila sa pasahero diyan. Dati mga pwede ka ba nag-aagawan diyan, ngayon mga e-bike na. Tapos ano, pag nakasagi wala lang. Eh ano, nakikiusap ako, hindi po sa ayoko ng e-bike kasi may e-bike din kami. Ang sa akin lang po, ay medyo ingat tayo sa kalsada, sumunod pa rin tayo sa batas. Hindi po porket hindi lisensyado yung mga nagmamaneho ng ano ng e-bike eh hindi na tayo dapat sumunod sa kung ano ang dapat mangyari sa kalsada, sa batas. Yun lang po ang aking masasabi eh para na rin po sa ano kasi kung tayo, kung walang nag-viral, kung walang ano, kung walang batigas ang ulo sa kalsada, hindi sana ganyan. Kasi, di ba, remember, nung unang lumabas ang e-bike, innovation. Kasi, hindi mo kailangan ng gasolina. Pagdating mo sa bahay, saksak mo lang. Napaka-conveniente. Talagang nabalita pa sa TV na ito na siguro yung sagot, solusyon sa mahirap na pag-commute sa bansa natin. Kaso, nangyari, yun nga lang. Naging pasaway ang ating mga ano driver ng e-bike. Tapos meron pang mga driver syempre na yun nga mga minor eh hindi naman sila ano kung ano man magawa nila, ano ba magagawa nila, minor sila, oh di ba? Kaya yun lang po. Actually dito nga sa amin sa Binyan, parang nababali-balita na, ewan ko lang kung totoo o mangyayari na nga ba talaga na i-re-require na daw yata dito sa amin sa Binyan na ano yung mga driver ng e-bike at least merong driver's license na pwedeng mag-drive ng motor. So kung may driver's license ka na pwedeng mag-drive ng motor, pwede ka ngayon mag-e-bike. So ang mangyayari, wala nang minor na pwedeng mag-e-bike sa mga highway, sa ano. Kaya yung mga minor na nag-drive ng e-bike, wala, hanggang ano na lang, hanggang sa division na lang sila. Pero kung ako din kasi ang tatanungin, ayoko po ng minor na nasa highway na nagda-drive ng e-bike. Kawawa naman po. Tsaka kung kayo ay magulang, eh, ingatan niyo po yung mga ano, mga anak natin. Pero hindi po ako against din sa ano, sa paggamit ng e-bike. Kasi ano yan, convenient. Lalo na dito sa lugar namin na ang mahal-mahal po ng tricycle. Mula dito sa amin sa division, pupunta lang ng ano ng bayan. Wala pa yatang 4 kilometers yun eh, pero ang single sa amin 100 pesos na. Binalan namin dito yung mother namin ng e-bike, napakalaki kada sa kanya tulong. Kasi noong time din na yon si father kasi nagda-drive ng tricycle. Kaso since patanda na rin, medyo hindi na ganun ka ano sa kalsada. Ka-alerto sa kalsada eh nagkaroon na nga rin ng instances na ano na na-involve sa aksidente yung father ko sa pagda-drive ng tricycle. Kaya si mother na medyo ano pa okay pa, nabilhan namin ng e-bike para makapag ano siya rito, travel along Binyan. Kasi punta lang naman ng palengke, ng grocery, ganyan. Kasi kung si father hindi na makapag-drive, si mother na lang nag-e-bike. So yun, napaka-convenient yung time na yun kasi nga ang mahal din naman ng ano, ang mahal din naman ng pamasahe. Tapos may times din na dito na ano, pagdating ng certain time, wala ng tricycle. So yun. Kung meron kang e-bike, pwede kang ano, maglabas-pasok. So yun lang po mga dudes. Kung medyo nahaba kayo sa sinabi ko, pwede naman skip. Pero dito ko natatapusin yung vlog natin. So kung nagustuhan ninyo yung ating video na ginawa, eh mag-iwan po kayo ng like dyan. Mag-comment din kayo kung baka meron kayong ibang gustong ruta. Kung kakayanin ko po, aalamin ko po yan. Kung kakayanin ko lang naman. Tsaka po meron kayong mga katanungan sa regarding sa mga videos ko, mag-ano lang ho kayo dyan, mag-comment lang ho kayo dyan. Kung kaya ko sagutin, sasagutin ko. Tapos pinaka maganda po para swertein tayong lahat, mag-subscribe ko po kayo kung nagugustuhan niyo yung mga video natin para mas ganahan ako na gumawa ng mga ganitong video. Lalo na yung mga ganitong video kasi ano to eh, alam ko wala masyadong mahilig manood ng ganitong klaseng video. Pero it's a form of ano na lang, public service po para sa mga, lalo na sa mga kapatid natin at mga dudes na ano, na nakatuktok para hindi kayo mawalan ng pag-asa. Yung mga nasa probinsya naman kasi, okay lang sa kanila kasi wala naman masyadong bawal, di ba? Pero yung katulad ko, katulad ng mga merong tuktok na nasa Manila or dumadaan sa boundaries ng Metro Manila, eh yun po. Ito po ang video na ano, na ginawa ko para dun sa mga tao na yun na katulad ko rin. So, yun po. Mga dudes, see you sa susunod po na video. So, ano, dito na kami sa Bulacan. Dito ako sa likod ng Maximo. Ganda pala ng pwesto ng mga nakasakay sa akin dito eh. Kaya sabi nga nung misis ko, yung bunso daw namin, di raw nagising sa bombya eh.
Atin na yung Play Store ito. Naglagay kami ng ano, ng foam. Ayan. Tapos, hanggang dito, para natatakpan yung likod. Ayan, ayan pwesto. Okay din. Dito naka-pwesto si Mrs. Kanine. Tapos yung si baby, nasa gitna. So, ito lang mga gamit. Oh. Ganto gagawin kapag ano eh. Pagka nagsimula na ako mag-camping. Pagka ako lang mag-isa, siguro. Kahit kaya gusto ko palagyan ng pinto ito eh. Para ano, para kahit dito na lang sa loob ng bajaj pa tulog. Kasi ang laki ng space ko dito eh. Ano, kaya ano, paslant nga lang ang pwesto ko. Paslant. Para yung baka ko, pasok ko. Kaya pwede ko namang ipatong dito. Maglagay na lang ako ng unan. Unan dyan. Or may nabibiling hotdog eh dito. Para medyo mababang konti. Yan. Okay. Well, kaya minsan mas masarap mayroong ibang driver eh. Para maranasan ko naman yung matutulog ako dito. Thank you.